maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyko. At ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay para po sa mga nag-hydroponics at gusto pang magsimula ng hydroponics. Pag-uusapan po natin ang nutrient solution at kung paano ito ginagawa ang tamang formulation. May makakasama po tayo na isang eksperto at ito pa, pinadala po siya sa Korea para mag-aral doon at dalhin nga dito sa atin ang tamang pamamaraan kung paano gumawa ng nutrient solution. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang ating makakasama, siya po ay Assistant Professor sa CLSU at former Project Staff sa CLSU Hydroponics and Aquaponics Technologies. Siya po ang Nutrient Solution Formulator and Plant Nutrition in Charge sa project na ito. Kaya sigurado ako marami siyang ituturo sa atin. Kasama po natin ngayon si Sir RJ Aquino. Hello po! Good afternoon po. Kumusta po kayo? Good afternoon, sir. Sir, ang ating pag-uusapan ay nutrient solution for hydroponics po, no? Sabi ko nga, medyo bago sa pandemic at patok na patok ngayon ang hydroponics po. Ang daming sumusubok na to. Kaya maganda na pag-usapan natin itong nutrient solution. Sir, ano ba itong nutrient solution at ano ba ang nilalaman na to? Yung nutrient solution po, ito yung tubig na nilagyan natin ng iba't ibang fertilizer o kaya reagents. At ito po yung sinusupply natin sa halaman para po sa kanilang nutrition. Kasi nga sa hydroponics, di ba, tinanggal natin yung lupa. Yes, yung lupa. Eh, yung lupa, ang pangunahin na source ng nutrients para dun sa mga tanim natin sa conventional agriculture, yung ating pagtinanim sila sa open field. Ngayon, sa hydroponics, dahil wala ng lupa, wala na silang pagkukuhanan ng essential elements na kailangan nila. Kaya po, ginagamit natin yung nutrient solution. Opo. Sir, ito bang nutrient solution natin, kaya ba natin itong gawin sa bahay lang o obligado na meron ka talagang mga gamit na special para dito? Kung yung nutrient solution po na gusto nating gamitin ay may sariling formulation kayo na i-employ. Halimbawa, specialized talaga para sa need ninyo nung inyong crop na gagawin. Mainam po na tayo ay bibili ng iba't ibang mga reagents at tayo yung maghahalo. Kaya lang medyo matrabaho kasi yun. Tapos kailangan may konting background sa chemistry, sa plant nutrition, at higit sa lahat, meron dapat source ng mga pinaghahalo-halo na pataba. Kasi po, medyo marami yun. At hindi po yun nabibili sa agri-supply lang. Ilan lang po doon yung available sa agri-supply at yung iba doon kailangan bilhin mo sa mga laboratory supplies or chemical supplier. So, may mga nabibili naman na ready to use. Yun yung pinakasimpleng paraan. Sir, ang tanong ko, sabi mo kasi hindi basta-basta nabibili itong mga ginagamit natin pataba. Ito pang nutrient solution na meron tayo, pwede ba gamitin natin yung mga ginagamit din natin pataba sa lupa dito? Kasi po, yung ginagamit natin sa lupa, kagaya ng triplicator, sa urea, yun yung mga pangkaraniwan po, yun, medyo familiar kayo.
hindi po yun yung inihahalo natin dun sa tinitimpla natin na nutrient solution. Pero actually, yung potassium nitrate, calcium nitrate, ay ginagamit din yan sa mga sa tinatanim sa lupa. At yung dalawa na yun, pangunahin yun na ginagamit sa pagtitimpla, pangkaraniwan dito sa atin sa Pilipinas ng nutrient solution. Pero iba talaga eh. Hindi basta-basta pwede gamitin yung pataba na nabibili lang sa agri-supply na pangkaraniwan. Oh, parang napaisip tuloy ako, no? Parang hindi talaga ganun kadali o madali ba, sir, gumawa ng sarili mong formulation para sa nutrient solution? Hindi ganun kadali, hindi madali lang magtimpla actually. Ang problema lang kasi yung source natin nung fertilizer. Pangalawa kasi doon sa availability, halimbawa available na, yung cost kasi eh. Lalo yung mga microelements na inihahalo natin, particularly doon sa dinevelop namin ng nutrient solution, ay meron doon hindi nabibili ang tingi. Halimbawa, yung isang microelement na kailangan mo, yung gagamitin mo na reagent para isupply yun, ang kailangan mo lang actually ay 5 grams para sa 100 liters ng stock solution. Pero walang nabibili na 5 grams lang. Kailangan mo bumili mga kalahating kilo, minimum o 1 kilo. At mahal yun. Tulad halimbawa nung source ng molybdate natin, nasa 12,000 per kilo yun. So, ang liit-liit lang nung kailangan mo, pero hindi ka makakabili ng tingin. Oo. Pero ano naman ang advantage pagka ikaw yung gagawa ng sarili mong formulation? Ang maganda doon, nati-tailor mo talaga yung nutrient solution mo para doon sa crop mo eh. Halimbawa, tomato, may mga available na mga recipe para dyan. Kung makakuha ka na ng recipe, halimbawa sa internet naman, available yan eh. At ma-acquire mo yung mga necessary na reagents o yung ingredients bali sa paggawa nun. Yung formulation mismo para sa tomato, yun yung magagawa mo. Specific para sa edad din niya. Halimbawa, kung seedling stage ba, kung flowering, kung fruiting. Unlike kung bibili ka sa market kasi, ang mga available natin kadalasan ay mga general purpose. Ibig sabihin, kahit isang halaman, gagana siya. Pero malaking advantage pa rin kung yung gagamitin mo na nutrient solution ay specifically formulated and mixed for a particular crop. So, ibig sabihin po, iba-iba yung needs ng ating mga crops. Opo, tama po yun. Iba-iba yung needs, although na isusupply at kaya rin naman na palakihin ng mga general purpose. Pero iba pa rin yung efficiency kung sarili mong halo. At bukod pa dun, medyo mataas na kasi yung presyo eh, pagka yung premix na, yung gagamitin na lang. Unlike kung makaka-acquire ka, relatively yung per liter ng nutrient solution mo, mas mababa kasi wala nang markup yun. Sir, kasi pinag-uusapan natin no, yung advantage na gagawa ka ng sarili nutrient solution. Pero niisip ko, paano malaman kung tama yung formula ko? May mga special ba tayong mga gadgets dyan? Ano-ano yung mga kailangan natin para dito? Sa pagtitimpla, wala pa namang masyadong gadget na kailangan actually. Kung magpo-formulate tayo ha. Ang kailangan mo lang yung recipe at yung material. Kasi kapag may recipe na at may background ka naman sa pagtitimpla nito, alam mo na kung paano paghalo-haluin. Mga ngailangan ka lang ng gadget o yung mga meters natin, kagaya ng EC sa pH meter, kapag gagamitin mo na at isusupply mo na mismo kapag detilute na natin yung stock nutrient solution doon sa tubig na ipang-fertigate natin o isusupply natin doon sa ating mga tanim. Ang halimbawa nun, meron ako dito yung gadget na binabanggit mo. Yung pH meter. Yan, oo. At saka yung EC meter. So, ito yung mga pangunahin na kailangan eh. Kapag ka ikaw ay mag-hydroponics, yung pH meter, siyempre ang sinusukat nito, yung alkalinity or acidity. Ito namang EC, yung concentration ng nutrient solution. Kasi bawat crops, bawat stage din ng crop, ay may kanya-kanyang concentration na kailangan. So, itong ganitong mga meter ang kakailangan. Opo. Parang na-realize ko, no? Parang kailangan mo na matinding research muna bago mo magawa ito. Tama ba, sir? O yung makanood ka lang sa YouTube, kaya na ba? O obligado na trial and error talaga po? Yung paggawa mismo nung formulation, nung sarili mong stock solution, yun yung medyo mabigat. Pero yung pagtitimpla mo na ng nutrient solution na isusupply mo na doon sa ating mga halaman, ay madali naman ang sundan yun. Hindi yun ganun ka-komplikado. Actually, kahit wala ka ng meter,
makakapag-hydroponics ka naman gamit yung nutrient solution. Basta susundin mo lang yung recommendation nung pinagbilhan mo nung nutrient solution. Kasi usually may mga instruction naman yun. So, ito yung iniisip ko, no? Ang formulation, para ito sa mga eksperto na. Hindi naman siguro, kahit di naman eksperto, basta alam lang niya yung may background ba siya sa chemistry, sa plant nutrition, at alam niya magtimpla ng iba't ibang mga fertilizer or chemical reagent. Para doon yung pagtitimpla o pagpo-formulate. Opo. And then, yung sa pagdadilute naman, doon ako nalito eh. Sa pagdadilute, ito yung measurement kung gaano kadami yung ilalagay mo per halaman or sa specific na halaman. Tama ba, sir? Oo, tama po yun. So, yung paggamit mismo ng nutrient solution na yun, na-formulate na, na-mix na. Kasi dinidilute po yun, usually A and B solution. Diba? So, madali lang yun kasi may instruction na dun eh. Saka kung meron kang meter, madali mong masusundan kung paano hahaluin at isusupply dun sa halaman. Parang pala pag nag-hydroponics kay medyo kailangan medyo mahilig ka sa chemistry. Kung nutrient solution po yung pag-uusapan, may konting background ka dapat kasi merong pH, merong EC. Pero ang totoo, hindi naman ganun kakomplikado, lalo na kung hobby lang, hindi pa naman commercial scale yung gagawin mo. Hindi pa naman talaga business. Ay madali sundan, lalo na kung yung mga passive setup lang, kagaya ng mga Kratky yung nasa styro. Oo. Ayun, ilagay mo lang, halimbawa, maglalagay ka ng 25 ml ng A, 25 ml ng B every 10 liters ng water. Haluin mo, tapos na. Ganun lang naman kasimple yung paggamit. Pero yung ikaw yung magpo-formulate ng A and B na yun, yun yung mahirap. Yun medyo komplikado ako. Kailangan doon talagang medyo knowledgeable ka sa chemistry at plant nutrition. Saka sir, ano ba yan? Kasi syempre pinag-uusapan natin pataba, no? Medyo harmful yan sa ating katawan. So while doing the formulation, ano yung mga dapat natin isaalang-alang? Syempre, dapat magsuot ng gloves. Although yung mga ginagamit natin na fertilizer and reagents dito ay hindi naman mga highly corrosive. I mean, hindi sila ganun ka-delikadong gamitin. Kasi sila naman ay fertilizer grade. Ibig sabihin, yung ginagamit nga ng mga magsasaka na pangkarin yung pataba, ganun din lang yung classification nila. Maganda, naka-gloves ka pag nag-mix. Hanggat maaari kung may goggles ka, saka mask din, para maproteksyonan na rin yung kalusugan. Although, ulitin ko, hindi naman ito ganun ka highly hazardous na item o chemical. Opo. Sir, ang tanong ko, formulation pa rin ito, ah. Baka malito yung ating mga viewers. So, formulation, parang malaman kung successful yung formulation mo? Or may mali na nangyari sa formulation? Yung halaman kasi ang magsasalita, eh. Kapag ginamit mo na yung nutrient solution, at hindi lumaki yung halaman, nanilaw, nasunog, na yung ugat hindi humaba, yung dahon hindi lumaki. So malalaman mo na hindi tama yung timpla ng nutrient solution. Pero kung maganda yung pagbulas ng halaman at makaani ka ng maayos, ibig sabihin successful yung formulation na ginawa mo. Ah, okay. So hindi mo siya makikita overnight. Ma-oobserba mo siya habang lumalaki yung halaman. Oo. Otherwise, pwede rin naman kung hindi mo gagamitin sa halaman, ipapasuri mo yung mismong formulation na ginawa mo. Pwede mong ipa-chemical analysis yun kasi may mga certain amount lang, halimbawa nitrogen, ganito yung level, phosphorus, potassium, may bawat level yun. Pag pinasuri mo, pina-analytical test mo yun, lalabas naman doon kung yung nilalaman nga ng nutrient solution na na-formulate mo ay nandun sa range na kakailanganin ng halaman. Opo. Sir, may mga terms ako dito na babanggitin, no? Pwede mo bang i-elaborate dito sa amin, i-explain sa amin? Ano po yung tinatawag na nutrient deficiency? Kapag deficiency po, ibig sabihin, may kakulangan po dun sa essential elements na kailangan ng halaman. At kapag mayroon pong deficiency, makikita natin na yung halaman ay magpapakita ng mga simptomas ng kakulangan. Halimbawa, ang nitrogen, kapag kulang yan, ang kadalasan na simptomas yan, madilaw yung tanim natin. Mm. Opo. So, language nung halaman yung i-express kapag mayroong deficiency. Kapag kulang, makikita mo hindi maayos yung magiging pagtubo ng halaman.
So, ito yung mga kakulangan. Halimbawa, sa potassium. Ang potassium kasi yun yung, di ba, yung nagpapatamix. Halimbawa, sa ating mga kamatis. Paano nalalaman na kulang sa potassium? Pag nakuha na yung bunga, ba? Actually, hindi. Yung mismong growth lang ng halaman kapag kulang sa potassium, sa hydroponics, kitang-kita talaga yan. Kasi nga walang ibang panggagalingan kundi yung nutrient solution natin, di ba? So, since yun lang yung panggagalingan, kapag kulang ng potassium, halimbawa na sinasabi mo, yung potassium kasi tumutulong din naman yan sa paglago yung halaman, hindi lang tungkol sa pagpapatamis ng bunga. So, makikita at makikita natin, basta hindi maganda yung naging tubo ng halaman at okay naman yung environmental condition kung saan siya itinanim o kung saan siya nakasituate. Malamang sa hindi ay hindi tama yung ating unang management ng nutrient solution or yung mismong formulation talaga. Opo. Eh sir, ano naman yung tinatawag nating toxicity? Kabaligtaran ng deficiency. Yung deficiency kanina, kulang tayo no, dun sa kailangan ng halaman. Kapag toxicity naman, sobra na tayo. At katulad din ng deficiency, kapag mayroong toxicity, magpapakita rin ng symptoms yung halaman. Kapag sumobra ka sa ganitong elements, may corresponding na symptoms yun na makikita mo. Halimbawa, kung sobrang taas na ng nitrogen natin o calcium o yung mga macro elements natin, nasusunog yung ugat kung masyadong mataas yung concentration. Isa sa mga pangunahin na nangyayari yan. Kung mataas yung level nila, ganun. Kadalasan ganun. Halimbawa, yung mga edge ng dahon ng tanim natin, nagkakaroon yun ng burning. Oh. Yes, opo. So, parang taas medyo, ng concentration. Medyo nakita ko na yan. ibig sabihin, may mali doon sa nilagay. Doon sa may tanim kayo. Paano natin may iwasan ng mga ito po? Siyempre, dapat yung formulation na gagamitin natin o yung nutrient solution na gagamitin natin ay subok na. Ibig sabihin, tested at talagang nakikita natin na yung pinaggagamitan nun bago mo pabilin, may mga patunay talaga na maganda yung nagiging tubo at yung harvest nila. Pangalawa, dapat siguraduhin natin na tama yung management natin ng nutrient solution. Tama yung dilution, tama yung pH, at yung tubig na ginamit natin ay pasok doon sa requirement na kailangan natin sa hydroponics. Opo. Sir, ito para lang sa ating mga kasamahan. Kaya nyo pa binabanggit yung pH, yung electrical conductivity or EC, yung DO, dissolved oxygen, yung temperature. Ano-ano ba ito? Yung pH po ay yung measure ng alkalinity or acidity. Kahit kasi tama yung level ng mga essential elements na nandun sa nutrient solution natin, kung hindi tama yung pH range, ay maaaring magkaroon pa rin ng deficiency. Yung efficiency kasi nung paggamit ng halaman ng mga elements na nandun sa nutrient solution natin ay function ng pH. May range lang tayo na sinusundan. Kadalasan ito ay mga nasa 5.8 to 6.8 yung range ng pH. Minsan hanggang 5.5 may mga crops na nakaka-tolerate. Pero beyond that, kapag hindi pasok sa range na yon, yung ating halaman ay maaaring magpakita ng symptoms ng deficiency dahil nga hindi nila ma-absorb yung mga nutrients na nandun sa ating nutrient solution dala nang hindi tama yung pH. Yung EC naman, sir? Yung EC naman, ito yung measure nung concentration ng ating nutrient solution. Mas mataas na EC, mas mataas na concentration. Ngayon, bawat crops, depende rin sa formulation na ginawa, mayroon niyang recommended na EC. Tulad halimbawa yun sa formulation namin sa CLSU, kapag sa leafy vegetables, ang nire-recommend lang doon ay mga nasa 1 to 1.2 hanggang siguro maximum kapag medyo malaki na yung mga 1.4 yun. So, yun yung function ng EC. Susukatin mo yung concentration ng nutrient solution. Kasi, proportional yung dami ng nutrients na nandun sa nutrient solution natin sa reading ng EC. Ang dissolved oxygen naman, ito yung dami ng oxygen na nandun sa tubig mo. Yung sa nutrient solution na rin natin, tubig lang yung term natin, pero actually may pataba yan, kaya nutrient solution na.
kung mababa yung dissolved oxygen, kasi isa rin sa mga pangunahin kailangan ng halaman yung oxygen. Kung mababa ang dissolved oxygen, hindi rin magiging maayos yung pagtubo ng ating halaman. Parang malungkot ba yung halaman natin? Kadalasan yung ano eh. So, hindi siya vigorous tingnan. Halos malanta-lanta yung dahon. Yan yung kadalasan ng mga simptomas kapag kulang yung dissolved oxygen. Ibig sabihin, ilagay dapat natin sa level. Ang kadalasan na level range niyan ay mga minimum tayo ng mga 5. At mas saturated, ppm yan, ano? Mas saturated, mas maganda, mas mataas. Ang dissolved oxygen, mas okay. Mas maganda yun para sa halaman natin. Yung pang-apat yung temperature. Yes. Yung tinutukoy natin dito yung temperature, hindi yung temperature ng environment, yung temperature mismo ng nutrient solution. Mm. Mainit ba o malamig yung nutrient solution? Kasi kapag wala din sa tamang range yung ating temperature, apektado rin yung growth ng ating halaman. Dahil nakaka-apekto ang temperature sa absorption din at availability ng mga nutrients na nandun sa ating nutrient solution. Ang kadalasan na range niyan, ang ideal ay mga 20 to 25 degrees Celsius dapat yung temperature ng ating nutrient solution. Oh, sir, kabalitaan ko, ikaw ay pinadala sa South Korea para dito sa nutrient solution nga, no? Can you tell us more about it? Bakit South Korea? Meron po kasing cooperation ang RDA, Rural Development Administration ng Korea, at saka ang DOST, particular yung Picard. So, noon po ay nagkakarap pa lang kami nila Dr. Sase nung project na yan. Wala pa kaming idea kung anong formulation yung gagamitin namin. Kasi noon, ang isa yung pinaka-available, yung pinakakilala na nutrient solution na nauna, no, yung SNAP sa Los Baños. Yes, okay. Medyo malayo yun. Saka isa pa, nag-iisa yung formulation na yun na sikat nun. So, ginusto naman ng team namin na makapag-formulate din. Kaso wala kaming idea kung paano. Kaya pinadala ako ng Picard dun sa South Korea. Pinag-training nila ako dun. Actually, maigsing panahon lang naman. 10-day parang visit lang yun eh. Para tingnan kung paano sila nagpa-formulate. Magkaroon na rin ng idea. At pagbalik ko nga, naka-acquire naman tayo ng information at saka ng mga resources. Nakita ko rin doon kung paano magtimpla. At yun na nga, ang naging resulta, yung nutrient solution na ginagamit ngayon at ginamit namin noon sa project sa CLSU. Opo. Sir, gano'ng ka-advance ang Korea sa ating pagdating dito sa hydroponics? Actually, nalungkot ako nung nag-travel doon nung nakita ko kasi first time pumapunta sa ganun na bansa na napaka-advance ng kanilang agriculture. Particularly dito sa hydroponics. Nalungkot talaga ako dahil habang pinapanood ko, tinitingnan ko, na-experience ko yung kanilang mga growing system doon. Kung paano state of the art. Mm-hmm. Talagang nasa yung mga 5 dekada siguro tayo na ano. Nahuli. Na late. Oo, ang pinag-uusapan pa lang natin dito sa atin tapos na nila. Mga dahon-dahon. Sa kanila, 8 metro yung kamatis na nasa greenhouse. At nagbubunga mula sa hanggang bewang hanggang sa 8 metro. At doon sa kanila, yung nutrient solution, hindi manual na tinitimpla. So, meron silang mga mixer at saka mga dosing machine na inilalagay lang doon yung stock solution. Tapos sa computer, ipapasok mo yung mga gusto mo na level. Halimbawa, anong easy at anong pH yung gusto mo na isusupply doon sa halaman mo. Bahala na yung computer at saka yung mga machine na mag-mix nun. So, napaka-accurate talaga nung maibibigay doon sa halaman. At real-time, ha? Meron din sila rung, yung pag-supply nila ng nutrient solution, nakabase kung gaano ka hindi yung sikat ng araw. So, meron silang solar radiation sensor. So, base dun sa reading ng sensor na yon ay yun lang yung isusupply. Halimbawa, kung ganito katindi yung intensity ng radiation o ng sunlight, 1 liter yung kailangan. Yun lang yung isusupply nung machine nila, ng kanilang system, dun sa bawat halaman. Ngayon, kung mas mataas halimbawa yung solar radiation, mas malaki yung pangangailangan, bahala na rin yung computer na mag-utos dun sa kanilang system.
Ganun ka-advance. Oo. Maganda kung ka-adapt din po natin yan, no, sir? Tama po, eh, yan nga yung mga ano, ilan isa sa mga ano pangunahing pangarap sana ng CLSU Hydroponics team noon na hindi man siguro ganun ka highly technological, I mean hindi ganun ka high-tech talaga yung ma-produce natin. At least unti-unti mapunta sana tayo dun sa level na ganun. Papunta sana tayo dun sa level na ganun. So yun nga no, ayun na pinag-uusapan natin yung mga formulation at itong nutrient solution. So maganda po na magkaroon tayo, medyo mamahal nga lang yung mga materials sa ngayon. Pero I know in time, bababa ang presyo niyan at magsusuplayan natin at mas lalawak pa ang industriya ng hydroponics. So kailangan ko lang putulin ang ating usapan, pero sa ating pagbabalik, ituloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin natin si Sir RJ. Sir RJ, tuloy-tuloy yes, ang ating usapan na discuss na natin, no, yung mga kailangan at saka ano ba yung formulation, yung nutrition solution. So ngayon naman pag-usapan natin magkano po ito at saan tayo pwedeng bumili. Ang mga nutrient solution po ay kadalasan nabibili ngayon online. Available yan sa mga major online na shop na meron tayo ngayon. At may ilan-ilan din naman na may physical store na din. Pero bibihira pa lang yun yung may physical store. Kadalasan talaga online. Ang presyo sa naobserbahan po, ano to, 500 ml na set, ano? Ibig sabihin ay 500 ml ng A at saka B. Nagre-range ng mga 200 to 350 yung isang set na ganun. Ano? 300? 200. 200 to 350. Oh. Pang 500 ml. So, concentrated yun, ha? Stock solution. Yes, sir. Sir, yung 500 ml, gano'ng katagal mo nagagamitin mo? Depende dun sa dilution, yung concentration ng bibilin mo. Meron yung 2 ml per liter lang. Meron yung 2.5, meron yung 5. So, siguro nagre-range ng, kaya siguro makabuo sa average, mga 100 to 200 liters na nung nutrient solution na ready to supply dun sa ano, yung diluted na, yung isusupply na mismo natin sa ating tanim na halaman. Eh, depende sa system mo. Kung malaki yung system na paggagamitan mo, halimbawa, siguro mga 100 square meters na greenhouse, eh, isang timplahan lang halos yung ano, isang timplahan lang kung 1,000, kung 200 liters yung iyong reservoir, isang timplahan mo lang yun. Depende nga doon sa dilution. Ngayon, kung ang gagawin mo naman ay yung sa styro, 10 liters lang yung laman na tubig kadalasan. So siguro, kung 2 ml yung gagawin, 2.5 to 2 ml, marami-rami na na, ano yun, na styro yung mapupunuan. Marami, 10 to 20. Tapos, ganun ba kadalas dapat pinaano? Kasi di ba nag-ano yun, nag-evaporate solution. Oo, kasi nagagamit ng halaman yung laman na nutrients nun. So, nire-replenish natin. Yun naman ay para sa mga recirculating particular na. Pero dun sa mga passive, kagaya ng kratky, yung nasa styro nga. Ang kadalasan na protocol ng mga nutrient solution na nabibili ngayon, pag tinimpla mo ngayon, dahil leafy and herbs lang naman yung tanim doon, hanggang anihin na yun, siya na yung timpla na gagawin mo. Mas, so, parang one time lang. Oh, yung kadalasan ganun. Mas komplikado kapag recirculating na tayo. Kasi yung recirculating tuloy-tuloy yun at marami yung halaman. So dun yung from time to time ay nagdadagdag ka. Depende dun sa level na mini-maintain mo. Opo. So pag-usapan natin yung efficiency ng nutrient solution na din-develop ng CLSU. Nakapag-produce kami ng iba't ibang mga crops gamit yun. May mga sariling formulation kasi kami para sa tomato, cucumber and melon, leafy and herbs, at saka bell pepper noon sa project namin. Naging matagumpay, magaganda yung mga na-harvest namin. Dahil dun sa magandang mga naitanim namin dun, yung growth ng aming mga tanim ay dinayo.
yung aming project noon. Ang daming mga nagtutour para makita yung aming mga system at kung paano yung paraan namin ng pagtatanim. Opo. So, anong mga ano ba, gulay o prutas, itong mga dinayog ito? Yun nga po, nagtanim kami ng lettuce at ilang mga herbs kagaya ng basil, may tarragon kami noon doon, iba-iba pang mga mint. Ayan, isa sa mga pangunahing herbs na pinroduce namin noon. Meron nga din kamatis. Opo. Pati yung zucchini. Mm. Yung ginagamit sa soup. Yes. Kadalasan Korean yung mga gumagamit niyan. Bell pepper. At yung isa, maganda yung naging resulta eh. Yung cherry tomato. Nag-produce din kami doon noon. Meron din kaming mga inan. Gamit yung formulation namin sa CLSU. So, ilang years na itong formulation mo? Nag 2013, 2000, mula 2013 eh. Yung formulation na yun yung ginamit namin. Natapos na yung project 2 years ago. Pero yung ang maganda dito, nung napunta si Dr. Sasi sa DA, ang inadapt pa rin niya na formulation ay yun pa din. So, siguro tuloy-tuloy, lalo na sa mga susunod na mga projects pa, ay yun yung gagamitin. At patuloy pa rin naman namin na ini-improve. May mga room for improvements pa rin naman. Di naman ganun ka-perfect pa. So, patuloy na gagamitin yun sa mga susunod na projects na involved kami. Okay. Sir, itong solution ng CLSU, binibenta na ba ito? O under ano pa rin to? Parang for ano pa rin? Sa inyo pa rin? Sa inyong news lang muna? Hindi pa ito na-commercialize eh. Although, open formulation naman kasi ito eh. Ang alam ko, inintay lang dati ni Sir na lumabas yung parang IPR ng formulation. And then, ang talagang intention nito, ipamigay yung formulation na yun para lahat ng may gusto. Although ngayon, alam ko, sinasabi naman na lahat ng may gusto, pwedeng mag-formulate. Kasi yun, na-test naman na namin sa aming project. Opo. Maganda kung lahat ng may gusto eh, matututo at dadami po matututo din mag-hydroponics, no? Pero sir, okay. Tanong po, ikaw, paano ka napasok dito sa hydroponics? Kasi di ba sabi nga, nasa Nueva Ecija tayo, mga tao dito okay. Sa Bay tayo. Ang dami-dami lupa dito sa Nueva Ecija. Bakit kailangan mag-formulate ng nutrient solution? Oo. Yan nga yung medyo nakakatuwa, no? Kasi ang major ko po ay soils. Kaso na-involved naman ako sa soilless technology. So, minsan, parang hindi ba bagay? Teka, soils yung major mo, minsan may nagtatanong. Di ba soils yung major mo? Bakit soilless yung technology na pinapromote? Pero actually, sa hydroponics naman kasi, importante natin dyan ay yung nutrients, ano? Kasi kahit galing man yan sa lupa, o yun man yung tinimpla natin para sa nutrient solution, ay nutrition pa rin ng halaman. At yung mga essential elements pa rin yung pinag-uusapan. So kami ni Dr. Sase, high school pa lang ay kakilala ko na siya. Pero nung nagkaroon siya ng study tungkol doon sa hydroponics melon, yung greenhouse na ginamit ko ay ginamit din niya. At doon nakikita kami madalas doon sa lugar na yon kasi nagtatabi pa ako ng mga gamit, so nakita kami doon. At nakita ko rin yung project na yon, naging interesado rin ako at isinama niya ako. So actually si Sir Sase ang mentor ko dito sa ano at siyang pangunahin talaga na dahilan kung bakit na-involve ako dito sa mga hydroponics project. Opo, at parang maganda naman talaga yung influensya sa inyo ni Doc Sase. Oo po, talaga napakarami pong mga opportunities ang na-open dahil doon po sa pagsama niya sa akin sa mga projects kaugnay dito sa hydroponics. Opo, sa ngayon sir, nakikita ko sa social media, ang daming interesado talaga sa hydroponics. Kaya maganda na matutunan din nila yung katulad na to, yung formulation and yung tamang pag-dilute sa nutrient solution natin. Sir, sana next time ay makakasama ka namin tapos tuturuan mo kami paano mag-formulate. Opo, yan ang isa sa mga dapat natin na ginagawa. Meron na kaming ginawang mga pa-training dati. In-introduce na namin doon at binigyan sila ng information kung paano mag-formulate. At para dun sa mga interesado na mag-formulate, isa sa pinaka palagay ko ha, personal ko na opinion, pinaka magandang gamitin, meron kasing app na tinatawag na Hydrobody.
Yung hydrobranch ito ay open up. Ibig sabihin, libre lang. Ida-download mo lang. Sa Windows ko siya ginagamit. At doon kasi ilalagay mo yung level ng mga essential elements. Tapos ilagay mo yung mga fertilizer na available at gagamitin mo. Pag kinumpute mo, sasabihin niya gaano kadami nung specific na inilagay mo na reagents o fertilizer, ilang grams nung bawat yon, yung paghahalo-haloin mo para makabuo ka nung sarili mong nutrient solution. At doon talaga, sa'yo yon, kasi pwede mong baguhin bawat level ng lahat ng essential elements, yung 13 na pwede natin na ilagay doon at i-compute kung gaano kadami ng bawat fertilizer yung paghahalo-haloin. Ayan, sa mga gusto mo simula, mag-try ng formulation na pwede nyo i-download yan. Libre yan, Hydro Valley, para makatulong po sa inyong pagsisimula. Sir RJ, maraming maraming salamat po. At po, we hope na, nasa susunod naman mag-demo ka sa amin, no, para paano ba gumawa ng formulation para po sa nutrient solution ng ating hydroponics. Opo, tama po. Welcome po, anytime. Opo, thank you po. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.